channel. Ayan, maraming salamat sa mga subscriber, saka sa viewers. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mga katropa, magsubscribe na kayo. Ayan, ngayon mayroon akong ipapakita sa inyo, baka mangyari sa inyo mga katropa, para alam nyo yung gagawin nyo mga katropa sa isang problema. Kapag simpleng problema lang mga katropa, kasi minsan simpleng problema lang natataranta tayo mga katropa. So huwag tayong matataranta mga katropa kapag nakita natin itong isang problema na to. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang dahilan at bakit siya lumalabas mga katropa, para alam nyo, may idea kayo sa problema na yan mga katropa. Simpleng simple lang mga katropa, para hindi kayo nagpapanik kung sakaling lumabas ito mga katropa, at hindi na kayo magtatanong pa sa iba mga katropa kung ano itong at bakit lumabas mga katropa. Ayan, halika, ipapakita ko sa inyo mga katropa. So ayan, nakikita nyo ba yung handbrake indicator light na yan mga katropa? Lumalabas yan kapag hina-handbrake natin yung ating sasakyan mga katropa, kapag ino-on natin yung handbrake. Yan mga katropa, yan, naka-handbrake ako mga katropa. Ito, medyo madilim nga lang, ayan, naka-handbrake ako, naka-handbrake yan. Ngayon mga katropa, i-release ko siya mga katropa. Yan, i-release ko. So, naka-release na. Yan. Pero naka-ilaw pa rin mga katropa. Yan. Naka-ilaw pa rin siya mga katropa. Naka-release na yung handbrake niyan. So, ano yung dahilan niyan, bakit siya umiilaw mga katropa? Bakit naka-ilaw pa rin? Ano yung mga ilang posibleng dahilan bakit naka-ilaw pa rin niyan mga katropa? Unang-una mga katropa, ang mga pwedeng panggalingan niya kung bakit naka-ilaw, unang-una yung brake switch nyo naka-loose contact or sira na mga katropa. Ayan, sira or loose contact mga katropa, kaya naka-ilaw yung handbrake indicator na yan mga katropa. So pangalawa mga katropa, mababa na yung level ng fluid nyo mga katropa. Yan, pangalawa, halimbawa puno pa yung fluid level nyo mga katropa, naka-ilaw yan, naka-release na kayo ng handbrake, naka-ilaw pa rin yan. Ibig sabihin yung sensor nyo sa may fluid reservoir tank mga katropa, may problema mga katropa. Yun yung pangatlong ano mga katropa. So ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang naging problema nito, bakit siya umilaw, naka-release na yung handbrake, naka-ilaw mga katropa. Ayan. So labas tayo ng sasakyan, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung naging cause niya kung bakit naka-ilaw mga katropa. So ayan, nakikita nyo ba itong fluid reservoir tank mga katropa? Ayan, below the minimum mga katropa. Ibig sabihin kulang na siya ng fluid, kaya umilaw. Kapag kulang ng fluid, iilaw yan kung okay pa yung fluid sensor nyo dito mga katropa. Ayan, ito yung fluid sensor nyo, nandito yan. So nadidetect ng fluid sensor na mababa na yung fluid, kaya nagbibigay ng warning sa cluster panel nyo, kaya nakailaw yung handbrake indicator. Bakit bumababa yung fluid ng ganito mga katropa? Bibigyan ko kayo ng ilang tips. Bumababa yung fluid ng ganyan mga katropa, unang-una may leaking yung brakes nyo. So doon sa apat na brake, alin doon yung may leaking yan mga katropa? Una. Pangalawa, may leaking itong master. Dito wala naman nakikitang leaking. Pag wala kayo nakikitang leaking dito sa may pinakababa ng master dyan. Dyan kasi minsan lumalabas yung leaking. Minsan kasi yung shield nyan, maganda yung pagkakashield ng brake master. So yung leaking nyo, pumupunta sa hydrovac mga katropa. Pumapasok yung fluid doon hanggang sa mapuno. Pero sa case na to mga katropa, sa palagay ko hindi naman. So ayan nga, mababa nga yung fluid mga katropa. So kulang sa fluid, kaya nakailaw yung
brake light indicator sa loob kahit naka-release na yung handbrake, mga katropa. Na-detect ng sensor yung kaya nakailaw. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit bumaba yung fluid nito. Mga katropa, liga dito. Kaya bumaba yung fluid niya, mga katropa. Tignan niyo yung piston, nakaangat na sobra, di ba? So, once na yung piston is nagmo-move pa labas ng ganyan, yung fluid dun sa tangke, bumababa yan, nagle-level ng ganyan, mga katropa. So, ayan. Bakit siya bakit lumalabas yung piston, mga katropa? Siyempre, kaya lumalabas yung piston dahil sa manipis na yung brake pads. Ayan, mga katropa, ayan. Kita nyo. Ayan, kabilaan na brake pad, manipis na, mga katropa. Ayan. Tingnan nyo. Diba? Kaya lumalabas yung piston dahil luminipis na yung brake pads, mga katropa. Kaya bumababa yung fluid dun. Ayan. Diba? Kita nyo. Ayan yung tendency ng bumaba yung fluid dun kasi numipis na yung brake pads o numipis na yung brake shoe nyo sa likod, mga katropa. Or may leak yung sabi na natin walang leak, mga katropa. Bumaba yung fluid dun sa tangke. Tapos umilaw yung ano, yung mga cause, yun nga yung kagaya nung nasabi ko, yan. Kagaya nito, lumabas na yung piston. So, tendency nun, bababa yung fluid, pupunta rito pa ganyan. Kaya bumababa yung fluid. So, ito, manipis na yung brake pads, kaya bumababa yung fluid. Yan, mga katropa. Nakakuha naman kayo ng, isang idea para meron kayong magamit, mga katropa, sa inyong sasakyan, kung paano at kung bakit, mga katropa. Ngayon, ipapaliwanag ko, mga katropa. Halimbawa, nasa pool kayo, mga katropa, at makapal pa yung brake pads nyo, maganda yung brakes nyo. Pag bumaba yan ng mga kalahati, lagpas dito sa maximum, mga katropa. Huwag yung dadagdagan ng fluid. Sabi nyo, ay, kulang yung brake fluid ko. Huwag yung dadagdagan, mga katropa. I-check nyo yung lahat na brake nyo kung may leaking. Yun yung gawin nyo. Huwag yung dadagdagan. Kasi pag dinagdagan nyo yan, mga katropa, kulang brake fluid ko, dinagdagan niya, dinagdagan nyo, or dinagdagan mo, mga katropa, hindi mo manonotice yung brake pad mo na paubos na. Kasi para sa akin, mga katropa, pull yung brake fluid natin na nasa maximum. Gagamitin ko lang ng gagamitin niya, mga katropa. Example, walang leaking, gagamitin ko lang. Pag nanonotice ko na yung brake fluid na bumababa, ibig sabihin, numinipis na yung brake pads ko, mga katropa, kapag yung fluid ko bumababa. Kasi mas mabilis maubos yung brake pads kaysa sa brake shoe, mga katropa. Kasi yung brake shoe alalay lang, mga katropa. Yung nasa likod na brake, alalay lang sa brake yan. Mas malakas yung portion ng force sa harap kaysa sa likod, mga katropa. Ayan. Kaya mas mabilis maubos yung brake pads kaysa sa brake shoe. Lalo na sa automatic, mga katropa. Siguro nakakadalawang palit na kayo ng brake pad sa harap. Nakaka-isang palit pa lang kayo ng ano sa likod ng brake sa likod, mga katropa. Ganyan kabilis yung sa harap. Kaya nga yung pressure sa harap, yung pressure sa harap is 150, yung sa likod is 50 lang, mga katropa. Example lang yan, mga katropa. Yung lakas niya is 150, sa likod niya is 50. Yan. Kaya bakit nauunang kumakapit yung sa harap, mga katropa? Kasi di ba meron siyang rod dito sa loob. Nandito yung piston. Halimbawa, dalawa yung piston. Kasi karamihan ng brake master, dalawa yung piston. May second, tsaka primary. Ah, may primary, tsaka secondary. Sa likod yung secondary. So, pagtapak mo dito, unang-unang aabutan yung primary piston. Eh, yung primary piston nakakonect sa brake sa harap, mga katropa. Nakakonect sa brake sa harap yan. Kaya mas malakas, kaya mas mauuna yung sa harap kaysa sa likod. So, pagtapak mo pa ng mas mabilis, mas madiin. So ngayon kakapit na yung dalawa na yan. Magbe-brake na silang apat, yung mas madiin. Kasi karamihan sa ating pag automatic, nagbe-brake lang tayo, mga alalay lang. Kaya minsan sa harap lang yung unang kumakapit. Yung mga alalay na brake lang. Magbe-brake lang naman tayo kapag talagang yung madiin, kapag talagang yung biglaan, yung emergency ganyan. Tsaka nyo lang ginagamitan ng force yung brake nyo eh. Kaya ayun. Pag alalay lang, mauunang kumakagat yung piston sa harap. So, sa harap ng brake yung kakapit. Yung sa likod, pag diniinan nyo pa ng konti, alalay lang sa likod, mga katropa. Kaya ganun yung nagiging cost ng brake pad sa harap na mabilis maubos. Kaya nga ayun,
Kapag na-notice niyo na full yung ano niyo, huwag niyo dadagdagan kapag nagkulang, pag naging kalahati, huwag niyo dadagdagan mga katropa. Bagpos i-check niyo yung brake niyo. Check lang naman. Siguro pag nasa kalahati na yung brake fluid niyo, kalahati na rin yung brake pads niyo mga katropa. So kapag ka nasa minimum na yung ano niyo at umilaw na yung indicator, sigurado yung brake pads niyo manipis na mga katropa. Kaya umiilaw na yan dahil nandidetect na ng sensor na mababa yung ano. Ngayon, huwag nyo pa rin dadagdagan niya mga katropa. Palitan nyo muna ng brake pads, tapos i-press nyo yung piston, ibalik nyo sa ano para maikabit nyo yung bagong brake pads mga katropa. Yan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung ano mga katropa, kung paano ipipress yung brake. At ipapakita ko sa inyo, hindi ko dadagdagan to mga katropa, ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung babalik ng fluid kapag ka nakapress na yung piston mga katropa, para makita nyo lang kung tama ba yung sinasabi ko, nababalik yung ano sa tataas yan kapag pinresko yung piston mga katropa, para makita nyo yan mga katropa. Yan lang yung konti paliwanag ko mga katropa about sa brake light indicator na nakailaw, bigla biglang umiilaw. Minsan naman bigla biglang umiilaw kasi yan ano, talagang may leaking na yung anyo. Malakas yung leaking, mabilis umubos ng fluid kaya bigla-biglang umiilaw. Or yung switch nyo sa may handbrake natanggal sa pagkakasaksak doon sa switch, yung connection, or sira na yung switch nyo. Oh, yun. Tapos yun nga, ito sira mga katropa. Yan lang naman yung mga ilang i-check nyo kapag nakailaw yan. Kung minsan sa mga na-encounter ko, nakailaw siya, nakailaw yung ABS. Minsan kasi connected sa ABS, pero kapag walang ABS, ayan. Pero kalimitan ano mga katropa. Kalimitan yung ano, yung kulang lang sa fluid, ayan, ganyan. O kaya sira ito, bihira masira ito. Tsaka bihira masira yung switch. Minsan kulang lang sa fluid or may problema sa ABS, yun lang naman. Ayan. Pero bihira mangyari yun. Karamihan yung may leaking, ubos yung brake pads kaya bumaba yung fluid. Kaya huwag nyo dadagdagan yung fluid nyo mga katropa, para dito pa lang ma-notice nyo na numinipis na yung brake pads nyo mga katropa. Ayan lang yung isang ano ko sa inyo, para kung sakali tinatamad kayo magbukas ng brake, check nyo lang to. Ayan. Pwede nyo namang makita yung brake nyo kung may leak. Flashlight lang katapat yan, ilawan nyo lang, tingnan nyo lang kung pag talaga malakas na aagos at lalabas yan sa may parte ng rim nyo mga katropa. Kaya ayun, huwag nyo dadagdagan to mga katropa. Ayun, papakita ko sa inyo mamaya kung paano ko i-press yung piston para umangat yung fluid level mga katropa. Ayan, abangan nyo mga katropa, papakita ko sa inyo mamaya. A few moments later. So ngayon mga katropa, papakita ko sa inyo kung paano ipepress yung caliper, piston. So naka-position. Ayan, lalagyan natin ng brake pads dito. Lalagyan natin itong natin dahan-dahan. Dahan-dahan mga katropa yung pag-press. Siya, sumagad siya mga katropa. Bakit natin pinipress? Para makabit natin yung bagong brake pads.
bumalik na sa dati. So ngayon, papakita ko na sa inyo yung brake fluid, mga katropa. So nakita nyo naman na press in ko na, mga katropa, yung piston. Tapos dito sa kabila, naka-press in na rin, mga katropa, yung piston niya. Ayan. Ayan, naka-press in na, mga katropa, yung piston niya. So ngayon, papakita ko sa inyo yung brake fluid na sinasabi ko sa inyo na pag pin-press in mo yung brake fluid, babalik sa dating taas niya yung brake fluid, mga katropa. So ito na yung brake fluid, mga katropa. Nakita nyo? Kanina nandito yan. So ngayon, pin-press yung piston. So umangat na siya, bumalik na siya, mga katropa. Ayan, diba? Kaya sabi ko sa inyo, kung bumaba yung fluid nyo, huwag nyo dadagdagan, check nyo yung brake nyo, mga katropa. Baka may problema, baka may leaking o manipis na yung brake pads o yung brake shoe nyo. Kaya huwag nyo munang dadagdagan. Pagka nanotice nyo na kumalahati na or above the minimum, kailangan nyo nang i-check yung brake nyo, mga katropa. Ayan. Para safety sa pagdadrive, huwag yung dadagdagan, check nyo muna. Kung wala kayong nakitang leaking, tapos makapal pa yung brake pads, tapos makapal pa yung brake shoe, tapos nagbawas ng below minimum, mga katropa, ayun, i-check nyo na yung kung saan yung may leak. Siguradong may leak, mga katropa, hindi pwedeng walang leak. Kung wala kayong nakitang leak sa apat na brakes, mga katropa, i-check nyo yung master nyo, hugutin nyo yung master nyo, check nyo yung sa may hydrovac kung kaya, makikita nyo yung mga fluid nandun sa loob. Kung walang leaking sa fuel line, mga katropa, tsaka sa brake, front brake tsaka rear brake, mga katropa, at kung makakapal pa yung brake pad tsaka brake shoe nyo, mga katropa. Yan, yan yung isang tip kung bakit umiilaw yung handbrake indicator, mga katropa. So ito yung rotor disc niya, mga katropa, may kain na malalim. So papalitan ko ng bagong brake pads. Kaya ipapareface ko yan tsaka yung brake drum. Brake drum niya kasi mayroong kain dito kaya sa gilid, kaya ipapareface ko yan, mga katropa. Yan naman yung brake shoe niya, medyo makapal pa. So kailangan na rin natin papalitan kasi magpapareface tayo ng brake drum kasi request ng may-ari yun, mga katropa. Tsaka ito yung bago natin brake pads. Ayan. Tsaka brake shoe. Ayan, mga katropa. Ayan, mga katropa. So nakita nyo na, brake pad, brake shoe, rotor disc, at tsaka brake drum. Ayan, mga katropa. Yan lang mga simple tips about sa umiilaw yung handbrake indicator, kung ano ang cost niya, mga katropa. So ayan, mga katropa, ang simple and easy tips na i-show ko sa inyo kung bakit nakailaw ang handbrake indicator light, mga katropa. Ayan lang isang simple tips para sa inyo, mga katropa, sa mga hindi pa nakakaalam dyan. So ayan, pinaliwanag ko na kung paano. Sana makatulong sa inyo, mga katropa, kahit papano yung mga video ko. Ayan, mga simpleng-simple lang, mga katropa, pero sana makatulong sa inyo. Saka maraming salamat sa mga subscribers, viewers, sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo, mga katropa. At hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all para updated kayo sa aking mga video. Ayan, lagi nyo tatandaan, stay safe, stay tuned, God bless, bye! See you my next video, mga katropa. Thank you for watching.